Isang araw, masayang naglalakad ang dalawang magkaibigan. Nag-aasaran at nagtatawanan. Sa sobrang saya ng dalawa sa pag-aasaran ay nadala ang isang lalaki at pinitas ito ang sanga ng isang puno. Pagkatapos niya ito putulin ay tinapon niya ito sa kalsada at saka umalis kasama ang kaibigan. Sila ay patuloy sa paglalakad. Samantala, may isang babae ang masayang naglalakad. Sa kanyang paglakad ay may nakita siya na putol na sanga. Agad itong pinulot. Nang pinulot niya ito, tumingin-tingin siya sa kanyang paligid kung saan pwedeng tamnan na isang putol na sanga. Itinanim niya ito sa gilid kung saan niya ito nakita. Siyang pumutol ng isang sanga na itinanim ng babae. Noong nakita niya ito na tinanim ng babae ang putol na sanga, nadismaya siya sa kanyang sarili, sa kanyang ginawa. Agad itong pinantahan at tinanungan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sila ay naging magkaibigan at nagtutulungan na sila upang gumawa ng organisasyon sa pagtutulungan sa pagtanim ng puno. Sumunod na araw, merong magkaibigan na nagyayaan umakyat at mamasyal sa isang napakagandang lugar. Tatlong matalik na magkaibigan na sina Giselle, Andrea, at Grizel na lagi namamasyal at nagkwekwentuhan. Habang sila ay naglalakad ay may nadaanan silang isang punong mataas at malaki. At doon muna sila nagpahinga habang hindi pa sila nakarating sa kanilang kinaroon. Paglakad nang biglang kung ano ay nadalas at natumba si Andrea. Agad man nila itong pinatayo. Nang nakatayo na si Andrea, agad nito tinignan ang kanyang natapakan. At ito ay isang ugat na isang puno. Nagalit si Andrea at inunot niya ang ugat ng puno, saka tinapon sa malayo. Ano ba namang puno to? Nilalagay pa sa panganib buhay ko? Oo nga, Dre. Muntik ka na itong makulog. Dapat sa mga punong ko, pinuputo na lang eh. Di naman sinasadya ng puno na madulas ka, Andrea. At saka isa pa, di naman niya alam na sa dinadaanan siya ng tao madudulas. Kahit na, Bes. Dapat sa kanila pinuputol. Napatuloy sa paglalakad ang magkaibigan. Nang nakarating na sila sa itaas ng mundo, ay mayroong napakagandang tanawin. Mga malalaki at matataas na bundok at ang mga masasarap na simoy ng hangin. Ang ganda talaga ng mga tanawin dito, ay sarap pagmasdan. Oo nga eh, lalong-lalo na yung mga malalaking puno. Kaya nga dapat natin silang payabungin at alagaan ng mabuti. Oo nga, bali ako sa ginawa ko kanina, dapat pinagaan ko na lang sila mabuhay. Sorry mga besa.
Okay lang yung best. At least nalaman natin na nang dapat natin alagaan at bigyan impormasyon ng ating inang kaligtasan. Oo nga eh, kaya dapat tayong magtanim ng mga puno dahil marami itong naituturo sa atin. Tama, bilang estudyante at bilang tao, dapat na alagaan natin ang ating inang kaligtasan dahil sa uli tayo din naman ang makikinabang. Kaya ngayon pa lang, magsimula na tayo magtanim ng mga maraming punong kahoy. Sige nga, bumalik tayo dito bukas at magtanim ng mga puno. Ano ba, Lim? Sumunod na araw ay bumalik nga ang tatlong magkaibigan sa lugar na iyon at may daladala silang maliliit na puno. Habang naglalakad ng magkaibigan sa hindi sinasadyang pangyayari, nagkabanggaan si Nadizel at Lionel. Saan ba kayong papunta? Doon sa itaan ng dalang yun. Sige pa, halika, samahan mo kami. Nang nakarating na sila, agad nilang kinuha ang mga maliliit na puno saka itinanim. Masaya silang nagtatanim habang merong babae at lalaki ang lumapit sa kanila kung pwede ba itong tumulong sa pagtatanim ng punong kahoy. Pwede ba kanina? Ilang oras pa bago matapos ang kanilang pagtatanim na napagtanto ni Giselle na bilang isang tao, responsibilidad natin alagaan ang ating kalikasan. A tree is the best friend of man on earth. Why we need to plant trees? Trees are the embodiment of life itself. Not only do they give life, but they also sustain it as well by providing us and all other living creatures with two things that are essential for the sustenance of life, which are oxygen and food. When we use trees respectfully and economically, we have one of the greatest resources on earth. It is also a fact that people who live near trees are healthier, fit, and happier than people who do not.